Good day, choir masters and choir members Ray Santos again. And this is the continuation, no, nung ating last video na about a cappella, no? And last time, pinag-usapan natin yung dalawang bagay na kailangan mo para magkaroon ka ng magandang a cappella, no? So, kailangan meron kang boses na nasa tono at matalas o magaling na tenga. Yan. Okay. So, kung hindi mo pa napapanood ang video na yan, pwede mo siyang balikan. Pero sa ngayon, gusto kong i-discuss paano ba natin madedevelop itong dalawang bagay na to, itong boses na nasa tono at magaling na tenga, no? So, kung ikaw ay matagal nang nakikinig sa mga video vlogs ko, no, siguro alam mo na ang sagot. Siyempre, walang tatalo sa vocalization. Yan. So, vocalization po ang pinakamagandang gawin natin para ma-develop natin ang dalawang bagay na to, no? So, kaya ako, alam nyo, matagal na akong nagtuturo ng voice, no? Napansin ko kapag ang singer talaga sanay sa vocalization, isang beses ka lang, or isang tumugtog ka lang ng isang key, no? Ng isang key sa piano. Halimbawa yan. Kaya niya kantahin at once, no? So, dun pa lang, makikita mo na tumatakbo yung or gumagana yung tenga niya, no? Na meron siyang magaling na tenga. Halimbawa, bigyan mo siya ng isang phrase. Kaya niya kaagad sundan yon, no? So, doon madedevelop yung ating magaling at kumbaga yung boses na nasa tono at yung magaling na tenga sa vocalization, no? Kaya kung ikaw ay isang choir master, I would suggest na maglaan ka ng 10 to 15 minutes na vocalization every rehearsal, no? Para mas maging active yung tenga ng ating mga members at yung kanilang boses, no? Okay. And then lastly is the harmonization exercise. Yan. Yung harmonization exercise, no, siguro alam nyo na rin to, especially yung matagal nang nakikinig sa akin. Yan yung parang pipindot ka ng isang chord, no? Isang chord, magpe-play ka ng isang chord, halimbawa yan. Tapos ang gagawin natin, mag-a-assign tayo, no? Mag-a-assign tayo ng boses, no? Sa isang pitch. So halimbawa ito bass, and then alto, tenor, and then soprano. So pagsasabay-sabay mo sila, any syllables pwede, and then sabay-sabay sila. And then maririnig mo, nagbe-blend sila, no? And then tataas na naman tayo. Parang vocalization. Yan. And then tataas ulit. Any syllable. Usually ang ginagamit kong syllable yung Alleluia. Alleluia, no? So kung ikaw yung bass, Alleluia. And then tataas na naman. Alleluia. So something like that, no? So parang vocalization siya, pero sabay-sabay sila, pero iba-iba yung kanilang mga pitches. Harmonization exercise ang tawag doon. So sa ganitong paraan, mapapractice mo rin yung blending nyo, no? So pag pinag-usapan natin yung blending, ayun. So involved na doon yung tenga. So gagaling pa rin yung iyong tenga, no, yung ng mga members mo. So yun yung paraan para ma-develop natin ang dalawang bagay na to. Pwede mo rin palang bumalik-balik lang ako sa harmonization exercise, no? Pwede mo rin palang gawing a cappella 'yon, no, para mas maganda. So marinig mo lang yung first pitch and then a cappella. Sing. So something like that. Marinig mo lang na ganun, then sing. Okay? So, pwede mo rin gawin yon para mas maging, what do you call, yung skill nila sa a cappella is ma-develop din, no? Okay? So, sana nakatulong ang maiksing video na to. And before I finish, kunin ko lang tong aking guide, no? Before I finish, magkakaroon pala kami ng learning event sa March 21, 2020, no, dito sa Binyan, Laguna.
So if you are a choir master or a choir member, no, iniimbitahan kita sa Choral Seminar and Workshop 2020. Yan. Dito mangyayari yan sa Golden Minds Academy of Binyan Incorporated, Block 26, Lot 15, Golden City Subdivision, Canlalay, Binyan, Laguna. So ang topic natin diyan is about blending, no? So merong first session and second session. So first session is tuturuan ko kayo ng mga principles, no, kung paano nagbe-blend, kung paano yung mas ma-achieve natin yung mas magandang blending sa ating mga choirs. And then yung ating second session is workshop. So tuturuan ko kayo ng mga vocal techniques, kung paano mag be-blend. More on application, no, yung second session. Okay? So if you're interested, please pwede niyong i-PM, no? Pwede kayong magbigay ng personal message dito sa amin sa Ray Santos Choir Master's Guide. So PM niyo lang, or kung hindi naman, pwede kayong tumawag or mag-text dito sa number nakasama ng video na to. Okay, so God bless and I'll see you March 21, 2020. Bye-bye.